KBP Golden Dog goes Best Radio Magazine Program, Radio King Dog. Pinupisan po namin ang pag-uusap tungkol sa CPR. Para kwentuhan lang po ito. Sinuggest ko po sa Philippine Heart Association na siguro dapat ituro natin ito sa lahat. At doon na nga po nag-umpisa, kanila pong isinulong ang isang bill para ang CPR ay ituro na po sa lahat ng mga bata sa mga eskwelahan. Ang radio clinic na po ay hindi lamang po nagtuturo sa kalusugan, kundi ang aming pong hangarin ay ma-empower po ang lahat tungkol sa kanilang kalusugan. Maraming salamat din sa DWIC 82AM sa pagtitiwala po sa akin na hawakan ito sa loob ng 20 taon. Maraming salamat. Narito na ang programang maghahatid sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang karamdaman. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang hindi ka malilihis dahil ang maglilinaw sa atin ay mga piling medical specialist. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong may problemang pangkalusugan na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayon, narito na ang programang Radyo Klinika. Alam niyo, masarap po pala talaga umipo ng gintong ibon kapag sa iyo na talaga. For so many years po, nakikihimas lang ako sa DWIZ every time mag-uwi ang aming istasyon ng Golden Dog. But now, thank you so much po. Maraming salamat din sa KBP. Dahil sa inyo, walang maliit o malaking broadcaster. Lahat ay pantay-pantay. Maraming salamat po. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarne. Ngayong gabi pag-usapan po natin, ito po kasi madalas na itinatanong ngayon ng mga magulang, lalo na may mga kaalaman na tungkol sa iba't ibang mga kondisyon sa behavior ng kanilang mga anak. Ang mga lolo-lola kasi, nasasabihin nila, ay normal lang yan, bata lang yan. Ganyan talaga mga bata, malilipot, masyado matutagdal, at saka minsan sabi nila normal lang daw manira ng gamit. Pero habang lumalaki, may napapansin po ang mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya para mas maunawaan po natin ang behavior at saka development ng ating mga anak, narito po kasama po natin isa pong developmental behavioral pediatrician mula po sa St. Luke's at iba pa pong mga paggamutan, wala pong iba kundi si Dr. Cheryl Grace Goh. Hi Doc, magandang gabi sa iyo. Hello, magandang gabi din po ma'am. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Yes, Doc, thank you so much. Alam namin, kapag daw isang developmental pediatrician, pila-pila ang mga pasyente. Napakahirap kumuha ng kanilang schedule, mabuti po. At kayo'y nagkaroon ng pagkakataon ngayong gabi. Opo. Thank you so much. Oo. Oo. So yun na ngayon na umpisahan natin, Doc. May mga magulang kasi na hindi naiintindihan na o naunawaan kung ano ba ang nangyayari sa kanilang mga anak, lalo na kung may mga pagbabago sa kanilang pag-uugali habang lumalaki. O kaya wala, nagiging constant naman. Walang pagbabago talaga doon sa kanilang pag-uugali. Una, kailangan ba talagang ano ba yung mga normal na mga pag-uugali ng mga bata habang sila ay lumalaki? Well, syempre, no, pag tinignan natin yung mga bata, pag babies, yung development nila, syempre dapat angkop din sa kanilang development. Kaya may mga bata na halimbawa, yung mga nagtatantrums, diba? Ang tantrums, for example, common yan na nire-reklamo ng mga magulang, pero kung titingnan natin sa development ng bata, mas common yan dun sa mga maliliit. Yung mga batang 1 to 3 years old, pero usually, yung tantrums, mas malalayan yung mga 2-year-olds. Mm-hmm. So, after 3 years old, kaya bata, sabi nila, terrible twos. Kaya,
ba? Kasi ito yung time na gusto nilang masunod sila. Nakakapaglakad naman na sila. Kaya nilang abutin yung gusto nilang abutin. Curious na sila. So, ayaw na nilang magpapigil. Iiyak sila. So, anything that is maybe no, around 4 years old, tapos medyo matindi pa yung tantrums ng bata, tapos medyo madalas, tsaka mahaba. Kumbaga, ang tagal ng tantrum, very concerning na yun. Kasi baka may ibang behavioral problems na yun ang presentasyon, which is tantrums lang. So, depende po talaga sa edad ng bata yung mga behaviors na angkop sa edad nila. So, hindi dahil sa pagpapalakihan ng magulang? Kasi minsan yun ang sinisisi yung mga magulang na baka raw hindi na disiplina na maayos, na spoil. Kaya ganun. So, pag tinignan natin tayo bilang mga tao, iba-iba rin tayo ng pag-uugali. So, yung mga bata, habang lumalaki, syempre iba-iba rin yung pag-uugali nila. So, kung ang parenting techniques, no, o yung approach ng parents sa pagpapalaki din sa bata, halimbawa, masyadong relax, hindi sila masyadong pinakikialaman. Hindi, syempre, kung yung bata, nasanay ng ganun, umaalma, kumbaga, eh, pagpipigilan lang, let's say, for example, perfect example dyan, yung tama na yung gadget, di ba? Eh kung araw-araw naman, inaalaw yung bata mag-gadget, halimbawa, na wantosawa, no? Walang time limit, tapos hindi sila sanay na nabibigyan ng struktura na hanggang dito lang talaga tayo, no? Hanggang 2 hours lang, eh, talaga pong syempre, ano, magkakaroon talaga ng hindi pagkakaintindihan yung nanay o yung magulang at saka yung bata. So, malaking bagay po yung approach ng parents kung paano sila mag-respond doon sa bata. Halimbawa naman, kung sobrang stricto yung magulang, ilalaki naman po yung bata na parang parating takot. Diba? Parati silang nagdadalawang isip, tama ba itong ginagawa ko? Kasi natatakot sila, baka pagalitan sila. Wala pa silang ginagawa, may mali na kagad. Yung ganon. So, depende rin po yan sa talagang pagpapalaki natin. Pero, there's no such thing as ano, yung sasabihin natin, nasa spoiled siguro yan, mga ganon. Siyempre, mahal naman ng mga magulang ang kanilang anak. Pero, nandun din po dapat yung realization na dapat balanse. Diba? May time limit, may structure, may instructions, meron tayong batas, kumbaga na sinusunod din sa bahay. At ang mas importante, yung mga magulang, talagang ginagawa yung kung ano yung batas sa bahay, susundin. Pati sila. Hindi lang sila yung gumagawa ng batas para sa bata. Kailangan mga role models din sila. Baka sabihin nila, oh, kayo minom na soft drinks, pero si nanay, inom na inom na soft drinks. At ang halimbawa nyo, ma'am, di syempre, anong intindi ng bata? Bakit ako hindi pwede, eh ikaw pwede? Mm-hmm. Simple lang naman po ang isip nila. Ganun lang sila ka, ano, ganun lang yung pag-iintindi nila. So, modeling is very important. Hindi mo pwedeng sabihin, eh, bakit ako bumibili nito? Ikaw, hindi ka naman bumibili niyan. Di ba may mga ganun mga magulang eh? Hindi yan uubra. Oo. Hindi yun uubra sa kanila, oo. Anyway, so Doc, eh, paano mo malalaman na meron ng mga pagbabago na doon sa iyong pag-ugali ng anak na pwedeng meron na pala siyang isang condition? At saka ano-ano ba yung mga conditions na yan na dapat natin bantayan sa ating mga anak? So, unang-una, marami kasing iba-ibang klaseng mga behavioral conditions. Eh, no? Pero paano natin masasabi na baka kailangan ko na ipa-check up yung anak ko? Kung yung behavior niya nakaka-apekto na sa mga pang-araw-araw niyang kailangan gawin. No? Sa sobrang pagwawala niya, hindi na kayo nakakalabas minsan kasi pag nilabas mo, masyado na siyang nagwawala. Or halimbawa, lumalabas or sa bahay mismo, sa sobrang likot, talagang nakakasira na ng mga gamit, araw-araw, mas madalas. Pangatlo, syempre makikita mo, nahihirapan na yung functioning, yung relationship ng bata at saka yung magulang, napapagalitan na lang madalas. No? Kaya parang wala nang ginawang tama yung bata. Ibig sabihin, madalas na talagang may behavior issues para doon naman po sa mga batang pumapasok sa school na pati yung pag-aaral ay naapektuhan na. Diba? Hindi na sila makafocus. Yan po yung mga senyales na probably dapat po na siyang ipa-check up dahil ito ay apektado na ang araw-araw, ang pag-aaral at ang aming buhay. No? So, ano ba mga common na mga behavioral issues? Siyempre, number one, pwedeng ADHD.
Yung ADHD po, yan po ay isang condition na halimbawa ay hyper yung bata. No? Mm-hmm. Ang likot, hindi napapakali, hindi napapaupo, no? Other behavioral conditions, itong ODD or oppositional defiant disorder. Ito naman po yung mga batang hindi sumusunod sa mga may autoridad. Mm-hmm. Tampoy po dyan, mga teachers. Oo. No, hindi yung bata, ayaw niyang gawin. Yun yung madalas nilang reaction. Pag may inutos kayo, ayaw ko. Kaya po ang tawag ay defiant. No? Yung number three dyan, at ito po siguro mga interesado mga magulang, syempre autism. No? Mm-hmm. Because autism can present in different ways. Isa sa mga paraan na magpe-present yung autism ay malikot. Mm-hmm. Hindi nakikinig. Pangatlo, minsan nananakit. No? So, yung mga ganong conditions, medyo complex din siya. Hindi tumitingin ng mata sa mata? Ganon din ba ang autism? Yes, autism. Hirap po silang tumingin sa mata. Minsan yung mga may ADHD, hirap din po tumingin sa mata. Okay. So, kailangan talagang masusing evaluation eh. Hindi siya po pwede yung hahaka-haka natin. Kaya po kanina sabi ko, maraming behavioral disorders talaga na posible. So, yung number four, yung anxiety disorder, halimbawa, yan yung mga batang kinakabahan. Parating ninenerbios. Normal naman tayong kabahan or nervous eh. Pero yung mga batang may ganito o yung mga taong may anxiety, sa sobrang nervios, hindi na sila minsan nakakakilos. Mm-hmm. Hindi na sila nakakagawa. So, affected again yung functioning. Or minsan sila yung mga hindi makatulog kasi inaalala nila na may exam sila bukas. O kaya inaalala nila baka may sakit ako. Yung mga gano'n, no? Masyadong nag-aalala. Yan yung mga may anxiety. And of course, yung depression, bipolar, ito po common ito sa mga medyo mas matatanda ng mga bata. Pero normally, ito yung mga mood disorders na tinatawag na either sobrang saya niya o kaya sobrang lungkot. Kaya papalit-palit yung mood. Minsan masaya, minsan hindi. Minsan irritable. Mm-hmm. No? And then other times, yung mga iba po, may mga learning disorder pala. Kaya pala, hindi nagpe-pay attention sa classroom, ang likot. Kasi yung pala, hindi nila naiintindihan yung kanilang inaaral. No? Mm-hmm. And then yung last, conduct disorder. Ito po yung medyo mas concerning, lalo na yung behavior niya sa society. Kasi ito yung conduct disorder, yan po yung mga sintomas niya, nananakaw, lumalabas ng bahay ng hindi dapat, usually nagbe-break ng mga rules, ng society rules. Mga nagsiset ng fire, minsan papatayin yung aso, yung mga ganyan. No? Yan po yung conduct, no? Na medyo, pag napabayaan, of course, can lead to mga criminal behaviors. Mm-hmm. Okay. Ano, may age ba yan? Na parang doon mo na makikita na unti-unti, mukhang may ADHD yung aking anak o mukhang meron siyang autismo? Oo. So, specifically muna kung ADHD po yung tanong ano. Normally, pwede na siyang makita yung sintomas as young as 2 to 3 years old. Hmm. Pero kung diagnosis po, kasi minsan hindi natin masabi kung baka developmental lang to, bata pa kasi, no? So, usually, pagka-school age na yung bata, so that's around 4 to 6 years old. Tapos, hindi lang sa bahay malikot yung bata. Kailangan, pati si teacher, nakikita rin ako, malikot din talaga po yung anak ninyo. No? Mm-hmm. Hindi po kami maka-continue, halimbawa, sa lessons. Kasi, ang likot po ng anak ninyo, tayo ng tayo. Hindi po pwede po na malikot lang sa bahay. Kailangan po, ADHD po ito, malikot sa bahay, malikot sa lahat halos ng lugar na pupuntahan. So, at least po ang edad nun, around 4 years old, bago ma-diagnose talaga. Okay? Or bago ma-observahan. May iba sa kanila, minsan 6 or 7 years old na talaga, mas nagiging malinaw yung presentasyon. No? So, yan ADHD. Pag autism naman, mas bata. Kayang-kaya na siyang ma-diagnose. At as young as the age of 2 years old. With autism po, yes, we encourage na kung may suspecha or may tanong sa isip or kabakaba sa dibdib ng mga magulang, mas magandang ipa-check up talaga po yung bata. Kasi mas bata silang naumpisaan na na-identify, mas maagang magkakaroon ng early intervention para mas maganda rin po yung, kumbaga, yung outcomes ng bata or yung pinabukasan. Tama nga ba, Doc, na ang ilan sa mga simptomas ng autismo ay yung
sabi nila nagbi-build daw ng blocks palagi, tapos nagro-rock yung umuugoy-ugoy na ganyan, forward and backward, at saka yung gusto palagi mapag-isa, ayaw makipaglaro sa ibang bata. Opo, totoo po yun. Yan po yung mga common symptoms ng autism, although hindi rin po lahat ng bata may autism, mahilig lang mag-stack ng blocks. Oo nga. Depende po yun sa interest nila. So, for example, yung iba, ang hilig kotse. Mm-hmm. Puro kotse yung nilalaro nila, naglilinya sila ng kotse, o kaya yung gulong ng kotse yung nilalaro nila. Mm-hmm. Yung iba naman, mahilig sa alphabet. Yan, yun naman yung bigas nila, bukang bibig nila, o kaya linya ng mga alphabet. Mm-hmm. So, ang pinaka consideration dito is mataas yung interest, kumbaga sobra yung focus. Yes, kumbaga obsessive ganun ano sa mga interest nila. Tapos yung rocking naman po, isa yan sintomas din. In addition to that, pwedeng hand flapping, gumaganon yung kamay pag masaya yung bata, o kaya naglalakad ng nakatingkayad. Yes. O di kaya pwede rin umiikot, yung parang nagsispinning po, yan. So, yan yung mga other symptoms din ng autism. Pero bukod pa doon, yung mga batang may autism po, hirap talaga silang mag-eye contact. Minsan, hindi nagre-respond pag tinatawag yung pangalan. At hindi sila masyadong interesado makitungo sa tao. Kaya yung nabanggit na kanina na mas gusto niyang mag-solo. Pero kung tutusin, hindi din po sila masyado interested, o di kaya yung iba gusto naman pero hindi alam paano. Yan po yung mga sintomas. Masyado siyang malawa, kaya hindi siya specific din ng mga social behaviors or repetitive behaviors. Pero yun yung mga halimbawa na kung may napapansin ng mga magulang, maganda talagang mapacheck up. Oo. Eh, Dok, nabanggit mo ito po sa speech kasi sabi mo yung ibang gusto nila, binibigkas yung alphabet. Pero yung ibang mga bata naman, parang delayed yung kanilang speech na mga 4 na taon na, bulol pa rin, hindi maintindihan yung sinasabi. Ito ba isa rin condition? Yes po. So, pag sinabi natin yung mga batang hindi pa masyado magaling magsalita or parang isa-isa lang magsalita, pag 4 years old, halimbawa, expected natin talagang kumpletong sentence magsalita mga to. No? So, meron po talagang speech delay. Meron po ganon. Pero, yung hirap magsalita, isa rin po yung posibleng sintomas ng iba't iba pang klaseng kondisyon. Number one dyan yung autism. Kasi meron sa kanila, nagsasalita naman, pero pa isa-isa lang. No? O kaya, ang sinasabi nila, walang kabuluhan. Hindi siya para makipag-usap. So, important tante kasi yung laman ng sinasabi ng bata, no? Meron din pong iba na yung pala party ng learning problem. Kaya pala may speech delay din kasi may learning issues. Mm-hmm. O kaya may delays din sa ibang aspeto ng kanilang development. Tulad ng kanilang may delays din sila sa kamay, may delays sila sa pagkilos. Kasama doon may delay din pala siya sa pananalita. So, hindi siya, yun nga po, yung pag may napansin sintomas, pwedeng maraming posibilidad talaga. Yeah. Pero yun yung mga need nyo pong mga magulang bantayan at tingnan. Kasi kaya nga po tayo meron yung development no, ng bata. Kasi yun po yung supposedly dapat talaga yun yung nasusunod. Mm-hmm. Oo, nakaka-apekto rin ba kung kunyari ang, kasi sabi mo nga, Doc, kanina, minsan pag sobrang strict ang mga magulang, nag-create ito ng anxiety disorder sa mga bata. Paano kung kunyari namamalo naman yung mga magulang? Kasi ang sabi nila, parang hindi kasi natututo talaga eh, kung hindi sasaktan eh. Meron din makine-create na behavioral problem ito para sa bata? Yes po, of course. Mm-hmm. Kasi paano natin, halimbawa, malikot, sobrang likot or sobrang nananakit na yung bata, hindi rin po yun yung tamang paraan ng pagdidisiplina. Okay, kasi pag namamalo o yung pagpapalo, nakaka-cause po yun ng rebellion sa bata. Hindi man ngayon sa future. Diba? Mm-hmm. Tatandaan niya yan. Yes. Oh. So yun psychological effect doon sa bata. Mm-hmm. Pero need po intindi ng mga magulang, baka kaya nagwawala yung bata o hindi nakikinig o malikot, kasi may developmental problem or behavioral problem pala. Mm-hmm. So, pag nalaman natin na meron palang kondisyon, at least po, mas yung parents mismo,
mas magaguide nila ng tama yung bata. Kasi walang nasosolusyon or walang naitatama sa pagpapalo. Mm-hmm. Okay. Pero, Doc, ang mga behavioral problems ba, pwede ba na ang solusyon dyan ay parang psychotherapy lamang? O kakausapin lamang ng isang eksperto ang isang bata instead of giving them medicines? So, pwede po, instead of medication, kasi hindi naman po talaga lahat ng behaviors kailangan gamot agad. Mm-hmm. No? A lot of, like, for example, ADHD and autism, may mga therapies po para matulungan yung bata na mas mag-focus, mas mag-pay attention, mas makinig, at mas matutong sumunod, no, ng tama. So, may therapies po, depende po yan sa edad. So, yung psychotherapy, that is something that is applicable dun sa mga mas matatandang bata na talagang nakakausap na kayang mag-isip at mag-self-reflect. Pero yung mga 4 or 5 na talagang puro laro lang talaga yung kanilang nakatupag, ibang klaseng therapy po yung ginagawa nila, which is behavioral modification. Mm-hmm. Occupational therapist can do that. Mm-hmm. Kapag may condition ba ang isang bata, Doc, okay lang ba na ipasok siya sa isang normal school o kailangan umanap sila ng isang special education school para sa kanilang anak? Magandang tanong. So, commonly, ang iniisip kasi natin, pag autism, immediately SPED, no? SPED mm-hmm. school. Or ADHD, or may condition na disability, kailangan sa special education. Pero, meron pong mga iba na maayos naman yung behavior, unang-una. O kaya, nakakaintindi, nakaka-follow. So, kahit may autism sila, kaya naman nilang gumawa at sumabay, makisabay sa kanilang mga kaklase. So, hindi sa lahat ng pagkakataon, nasa special education ang mga may disabilities. Yung iba po, nasa regular education, although, siyempre, yung mga schools, they give them some modifications and accommodations para at least maka-follow pa rin yung bata. Kasi ang goal natin is talagang inclusion pa rin as much as possible kasama ng mga regular at typical ng mga bata. Mm-hmm. Eh, paano naman yung kanilang interpersonal relationships? Paano matutulungan niya ng mga magulang, lalo na kung kunyari may mga ganito kondisyon? Katulad ng pakikipagkaibigan, Doc, and eventually, pag kunyari may crush-crush na. Well, Oo, paano tutulungan ng mga parents? Oo. Provide them with opportunities. No, for example, may kapitbahay na kasing edad. Mm-hmm. Invite ang bata para maka-follow siya at kumbaga training, no, social skills training, no, so mga kalaro o kaya pupunta sa mga playground, tutulungan yung anak nila na makipagkaibigan sa isa pang bata. So exposure po talaga. So instead of itatago sa bahay, ilalayo, kasi nakakaya, pero hindi po kasi maglalakas tayo ng loob na bigyan ng exposure at experience yung bata. Hindi nila talaga masyadong matututunan yun, lalo na kung medyo hirap sila doon. Mm-hmm. Mm-hmm. So, bagay po yung role ng parents. Mm-hmm. Okay. So, yan, yung napakalaking role ng mga parents ang importante kasi kayo po ang nakakakita, kayo nakaka-obserba kung ano nangyayari sa inyong mga anak. Eh, yung tungkol sa pagpapatingin sa isang developmental pediatrician, ano ba ang mga unang steps na gagawin doon? At ano ba ang kanilang, paano ina-assess yung kanilang mga anak? So, unang-una po, so you can contact the doctor, you can also set an appointment, of course. So, talaga pong may konting antay, hindi po kasi ito yung every encounter, no, every visit sa developmental doctor, at least po 1 hour to 2 hours yung assessment. So, kasi kinikilala po namin yung bata, tapos kakausapin ng magulang, kukuha ng information, diba? Kasi ang magulang ang nakakakita sa bata eh. Yeah. So, kumitan po, yung bata pagdating sa clinic, oh, nakikita na namin, maayos naman. Mm-hmm. Yung problema na sinasabi ng magulang, hindi ko naman nakikita. Kaya po, importante talaga na yung magulang ang nag-share ng story. Kasi hindi naman po nababasa agad-agad ng doktor yung behavior ng bata sa isang tingin, ano? Kailangan po namin ng information sa magulang. So matagal yun, kwentuhan, magtatanong po kami ng maraming aspeto tungkol sa buhay ng bata, behavior,
Kasama din po dyan, syempre, yung mga tanong tungkol sa sinong kasama sa bahay. Kasi syempre, importante po yun para maintindihan namin kung paano i-guide ang mga magulang. No? And then may testing din para ma-check namin kung kumusta yung abilidad ng bata. So, matagal na ano po talaga. Kaya medyo pasensya lang po na mag-antay sa appointment. Pero after that, ibigyan po sila ng mga rekomendasyon. No? At syempre, makakausapin tungkol sa findings. Yung mga rekomendasyon, madalas kasama po talaga dyan therapy, lalo na kung kailangan ng bata. Okay. Dok, nakakatulong ba yung mga checklist sa internet? Kasi di ba may mga ganyan, mga checklist kung meron bang ADHD, autism, yung iyong anak. Makakatulong ba yun sa mga magulang o baka mas lalo pa makasama? I would say, no, yung mga checklist na yun, hindi naman kasi yung diagnosis talaga. Kumbaga parang information lang yan. Maganda siya kasi matutulungan kang mapaisip at at least ma-joke yung mga parents o yung tao mismo magpa-check up. Pero dapat alalahanin din, hindi ito final, no? So I guess ang negative doon, yung downside sa checklist is kung may findings, syempre mag-aalala ngayon yung mga magulang, hindi natitigil ng kakaisip, ano? So para masolusyonan yun at masagot, makampante, magpa-check up na rin tayo. Oo. At si Dr. Cheryl Grace po ay meron naman pong mga clinics din, no? Kung sakaling gusto niyo po siyang sundan at saka konsultahin. Meron ka rin Facebook page, di ba, Doc? Ito, para dito na sila magpalista. Yeah, meron po. Developmental Behavioral Pediatrician Cheryl po, MD. Hanapin nyo lang po yan sa Facebook. Tapos magbensahe lang po kayo para kayo ay makapag-schedule. Pero, Doc, saan ka ba nila mapupuntahan? Saan ang iyong clinic? Ang main clinic ko po ay sa St. Luke's, Quezon City. And then, meron din po akong clinic schedule sa Protasio Hospital, dun po sa Progress Child Development Center. And then, I also go to Polykids in Santa Maria, Bulacan. By appointment po lahat, no? Para talagang mabigay ko po talaga yung tamang oras para sa inyong mga tanong at mga concerns. Pagtatapos sa mga numbers. Yes, Doc. Ako, thank you so much. Maraming salamat. At palagay ko yung ating mga magulang medyo mas malilinawan na sila tungkol sa kanilang mga anak dahil dito sa ating mga tinalakay na ito. Dr. Cheryl, maraming salamat sa iyo. Welcome po, and I'm very happy to be able to share, no, information para po sa ating mga parents at mga caregivers na nanonood at nakikinig. Yeah, Dr. Cheryl Grace po, isa pong developmental pediatrician na maaari niyo pong mahanap sa Facebook at saka mapuntahan po sa St. Luke's, sa Polykids, Santa Maria, Bulacan. I-text lang po 0917-177-4249 sa Progress Child Development Center dyan po sa May Tambo, Paranaque. Doc, maraming salamat muli. Thank you so much. Radyo Klinika sa DWIZ. Okay, balik po tayo dito sa ating palatuntunang Radyo Klinika sa DWIZ. Ako pa rin po si Marupa Tisarne at nakapakinggan niyo po kanina si Dr. Cheryl Grace ko. Isa po siyang developmental behavioral pediatrician. Nagpapasalamat tayo kahit busy. Si Dr. Cheryl ay binigyan niya tayo ng pagkakataon para maibigay yung kanyang mga expert advice o yung kanyang nalalaman tungkol po dito sa pagbabago po ng pag-uugali ng mga bata. So, nandoon po pala ang mga telltale signs, ha? Katulad ng mga sinabi kanina ni Doctor ko, nandoon sa pagkunyari sumusobrang likot na o kaya sumusobrang daldal, hindi rin pala okay. Tignan muna natin din. Huwag naman din tayo maging OA. Ang pinakamainam talaga, tanungin yung mga eksperto, yung po mga pediatrician ng inyong mga anak, para malaman kung may dapat na ba tayong susunod na step na gagawin para mahadlangan yung pagka-stunt ng kanilang development o yung paghinto ng kanilang development at saka matulungan din sila na makapok sa isang normal na environment sa kabila po ng kanilang kalagayan. Sa totoo lang, marami pong mga ADHD, autistic, at iba pang merong behavioral problems na
nagtatagumpay naman po sa buhay. Kaya kailangan na tutulungan lamang po natin sila sa pamamagitan ng tulong ng mga eksperto. Hindi pwedeng magbasa-basa lang tayo sa internet at tayo po ang gagawa ng paraan. Minsan kasi kailangan po nila talaga ng gamot. Anyway, pasalamatan lang natin at nakikinig sa atin ngayon sina Emma Redaha, si Angelo Redaha na pati po sa ICTV Channel 23 nanonood sila. Ngayon din si Roberto Aguinaldo, maupay na gabi. Saan po kayo? Mr. Roberto Aguinaldo, stay safe, sabi niya. And si Ramon Arevalo, magandang-magandang gabi po, Mr. Ramon. Abdullah Sultan, magandang gabi rin po sa inyo. RG Chell, ng China. Carmelita Pagunong, nanonood din. Late ka, okay lang yan. Kasi marami pa tayong pag-usapan. At saka, yung pong mga hindi naabutan yung ating pinag-usapan dito sa Radyo Klinika. Mayroon pong recorded na palatuntunan po. Pwede niyo pong balikan sa FB, sa TWIZ82 o kaya sa Radyo Klinika FB page po. Ipo-post natin yan. Radyo Klinika FB page. Meron din po akong YouTube. Hanapin nila po Maru Pahati Sarne para makita niyo pati yung mga nakalipas na po natin discussions dito sa Radyo Klinika. Okay. Perfect. Tinitin po yung iba na pang mga sinayang. Thank you so much din. Kay Lori Santos. Lagi rin siyang nanonood, nakikinig nito ang ating palatuntunan. Ate Liza Aquino, magandang-magandang gabi rin sa iyo. Okay, ngayon, dito po tayo sa mga latest na balita tungkol sa kalusugan. Siguro naman, alam nyo na po, yung bagong rekomendasyon ng IATF. Ang sabi nila, voluntary na po ang pagsusuot ng mask kapag tayo po ay nasa labas. So, wala nang sisita. Kapag wala po, nakalimutan nyo yung mask nyo, hindi nyo suot-suot. Pero, kayo po mismo, mag-ingat din, ha? Kapag kunyari, tayo ay hihinto sa isang lugar, tapos makikipag-usap, o kaya bibili, mas mabuti po na nakamask tayo. At sana, yun din ang pakiusap natin dun sa mga nagtitinda, maaari po, patuloy nyo pa rin isuot ang inyong mga mask. Kasi hindi lamang po yung proteksyon nyo laban sa COVID or proteksyon ng inyong mga customers kung sakasakaling kayo po may COVID. Hindi lang sa COVID, kundi sanitary rin po, no? Kasi lalo na kung tinitinda nyo mga pagkain, dapat talaga nakamask para hindi tatalsik yung ating laway kapag tayo po ay nagsasalita. O kaya kung may iba pa tayong karamdaman, ay hindi po natin maipapasa sa iba. Lalo na kung ito ay communicable disease. O yung kapag nagsalita po kayo ay tsaka lalabas yung karamdaman na yan at may babahagi nyo po sa ibang tao. So yun lang po ang ating habilin. Ngayon po nga ang sabi ng IATF, okay na. Kahit wala kayong mask kapag nasa labas po kayo, lalo na kung nagwo-walking lang naman kayo at malayo naman kayo sa ibang lugar. Yung pag-liberalize po ng mask wearing mandate at saka yung mask wearing na hindi na pipilitin yung lahat kung sila ay nasa outdoors o sa labas ay voluntaryo po ito. Nasa sa inyo po yan kung gusto nyo pa rin mag-mask kahit kayo nasa labas o ayaw nyo na mag-mask. Ito po ay sa buong bansa na, hindi lang sa Cebu. Sa Cebu nagsimula. Pero ito ay hindi lang po sa Cebu, sa buong bansa na po ito. At bagaman at walang executive order na inilabas, verbally raw po ay pumayag naman si Pangulong Ferdinand Marcos dito sa rekomendasyon ito ng IATF. So ibig sabihin, immediately, okay na kahit wala kayong mask kapag naglakad kayo. Pero nasa sa inyo nga po yan. No? Kung gusto nyo pa rin mag-mask, wala na rin naman pipigil. Wala rin naman sa magsasabi sa inyo, oy, tanggalin mo na yung mask mo. Hindi, nasa inyo po yan. At ako naman, personally, yun lang yung bilin ko nga po kung kayo ay nagtitinda, lalo na kung pagkain, kung maaari po sana, mag-mask pa rin tayo. For sanitary purposes lang, para malinis lang po tayo. Okay? At saka, hindi, syempre, mangingimi yung mga bibili. Dahil alam nila malinis yung ating paninda dahil hindi natatalasin ang ating laway pag tayo nagsasalita. Minsan di natin alam pag nagsasalita tayo, talagang nagsashower na pala yung laway kahit sa kausap natin Kaya mas mabuti po, protection na rin po natin yan at protection ng ibang tao po mula sa atin. At yun nga, sanitary. Okay? O ito naman ang isa ko pang balita po sa inyo, no? Ang meron ba kayong yung pag kunyari si Facebook, kapag tinatag, na gulat kayo, meron pong naitatag sa inyo na ibang tao na hindi nyo namang kilala, pero pag nakita nyo yung itsura, parang kahawig ko nga. Ganyan.
Diba? So parang minsan natataka tayo nasa ibang bansa pagkatapos kahawing mo. Ako nga po eh, may nakita ako na taga-India, kahawig ko. May nanal din dito sa noo. Pagkatapos yung talaga yung bukas ng mukha niya, ganun-ganun sa akin. Kaya sabi ko, kaya lang, hindi ko siya na-follow eh. Dahil parang nahiya naman ako na, ang actually ang nagsabi sa akin, isang kaibigan eh, nasabi niya, uy, alam mo, may nakita akong ganito, ang taga-India, pagkatapos kamukha mo, sabi nga sa akin. Tinignan ko, nagulat nga ako, medyo kawamis nga ng mukha ko. At sabi ko, paano naman nangyari yung taga-India? Talagang pure Indian siya. Paano kami naging magkamag-anak? Eh, taga-India siya. Andito ako sa Pilipinas. Alam niyo po, may natuklasan ang science. May natuklasan po ang mga siyentista. Yung isang koleksyon daw po ng mga larawan, na mga genetically unrelated lookalikes. Hindi sila magkamag-anak ha, pero magkakamukha. Tapos ang ginawa po nila, in-analyze yung DNA nila, yung genes nila, kung saan sila nagmula. At alam niyo po ba, itong mga malalakas na facial similarity na ito ay associated with shared genetic variants. Ibig sabihin, may pagkakapareho yung inyong genes. Yung kung ano yung inyong make-up, kung paano kayo naging tao. Ano nangyari yun? So nakakagulat, ano? Pero kung iisipin nyo nga, syempre, kung ititrace nyo po yung inyong lahi hanggang sa inyong kanununuan, baka nga may mga ninuno kayo na mula pa doon sa mga bansang yun kung saan meron po kayong kamukha. Kaya nga naisip po siguro yung aming kanununuan, yung mga pahati, ay pwede nagmula sa India. Kasi nagkaroon po ako ng schoolmate sa St. Scholastica's College na ang kanyang apelido ay Pahati. So, tinry ko nga siyang kausapin kasi sabi ko parang very rare kasi na nakaka-encounter po ako ng mga Pahati, lalo na Indian siya, talagang pure Indian. Pagkatapos Pahati ang kanyang apelido. So, na-curious ako. I tried to talk to her, kaya lang ayaw niya makipag-usap. Parang hindi ko alam kung galit siya na may nakikipag-usap sa kanya o naiinis siya, nasasabi magkamag-anak kami o may itinatago siya na lihim. Kaya ayaw niya na kami ay magkatuklasan ng aming family history, ng family tree namin. So anyway, hindi ko siya makalimutan kasi ang itsura po ni nung Pahati na yon ay kahuwig ng aking lolo na namatay na. Kaya sabi ko, baka nga yung aming lahi ay talagang merong mga pinagbulan dyan sa India. Kaya yun, yung isang kaibigan ko, nakakita ng kamukha ko doon sa India. Eh ito nga lumalabas po sa isang review na inilagay po nila sa journal na Cell Reports, ay lumalabas na yun daw po mga magkakamukha, mga lookalike, ay maaaring merong pareho po silang DNA. So ibig sabihin, pwede yung mga kanununuan nila nang galing sa iisang lugar. Kaya lang, syempre, alam nyo na, as time went on, tayo po, di ba, lumilipat-lipat tayo ng mga lugar, nag-aasawa, ng ibang lahi, pwedeng gano'n na nangyari, nailipat lang natin yung ating genes sa ibang tao, hanggang sa mapunta sa iba ng lugar, yung genes na yon. Pagkatapos, magugulat ka na lang, may kamukha ka sa ibang bansa, yung pala dahil baka nagsishare nga kayo doon sa original gene, nagsishare kayo ng iisang gene. Pareho kayo. Ito ang talagang nakakatuwa sa siyensya, no? Yung pagpatuloy na nire-research, patuloy na inaalam, makikita mo na may reason ang lahat ng bagay. Merong paliwanag ang bawat bagay. Moreover daw po, yung physical traits katulad po ng bigat, timbang, at saka height, as well as pati po yung behavior, yung pag-uugali. Katulad ng, o kanyari mahilig kang mag-smoke, o kaya mahilig kang uminom, at saka pati ang edukasyon, ay nakita po na nagkakapareho doon sa mga lookalikes. So parang, nakatawa, parang twins, ano? Parang long-lost twins sila, kung nga tutuusin. So ganun, ang behavioral pattern daw po, yung katulad ng paniligarilyo, at saka nga pag inunaalak, naku eh, di nakita nila na genetic pala yan. Na kaya yung iba, hindi nila malaman bakit gustong-gusto nila manigarilyo, pero
Yung iba naman ayaw na ayaw nila. So nasa genes mo pala yun. Posibleng naka-imbue na o nakalagay na sa genes mo yung addiction sa isang bagay katulad nga ng paninigarilyo. So ang sabi po dito sa pag-aaral na ito, no, gumawa lang sila ng maliit na sample size. Gumawa sila ng 2D black and white images at saka ang mga participants nila rin mga Europeans, no? Sinabi nila na bagaman at maliit lamang itong study na ito, ay mahalaga yung implikasyon na ito, mahalaga yung resulta at magkakaroon ng future implication sa forensic medicine. Doon sa pagre-reconstruct ng mukha ng isang kriminal sa pamamagitan lang ng DNA at saka pati po sa genetic diagnosis. So yung larawan pa lang ng mga pasyente ay malalaman nyo na kung anong gene ang meron siya at malalaman nyo rin ang kanyang history kung siya ba ay talagang panginginom, mahilig manigarilyo o yung behavior niya mainitin ang ulo niya or pwedeng doon nyo rin malalaman kung meron siyang specific disease na pwedeng magkaroon siya eventually dahil yung kanya palang kalukalike ay ganun din at nasa gene nila yon. So yan po ang magiging parang silbi nitong pag-aaral na ito, nalalaman na kapag pala magkamukha, posibleng may iisang pinagmula na gene. Diba interesting? Maganda rin po yun para malaman nyo saan ba talaga nagmula ang inyong lahi. Okay, so yan ang isa pong bagong na-discovery po, no, sa siyensya po, sa larangan ng siyensya. Ito pa, isa pang bagong discovery in the field of medicine, ang rapamycin po, isang immunosuppressant drug, ay napag-alaman na maaaring maging dahilan para mas sumaba raw po ang ating buhay. Wow! Pero basahin muna natin ito. Si RGGL, option ko lang po, opinion ko lang po, sana wag alisin ang mask kasi mayroon pang virus. Ang virus, hindi mo alam, silent killer po siya. Dito nga po, walang paswa mga bata kasi tumataas uli sa amin yung cases ng COVID-19 to sa China. Natatakos sila kasi maraming mga matatanda po ito. Oo nga, pag rin nasa company kayo na matatanda, huwag nyo pa rin alisin po yung inyong mask kasi mahirap na, galing kayo sa labas, baka mamaya may dala na pala kayo, may COVID na po kayo, tapos makikipag-usap kayo sa matatanda. Mahihina po ang kanilang immune system. Kahit nasabihin pang sila ay bakunado na, mahihina po ang immune system yan. At hanggang ngayon na meron pong mga bago at bago na variants nito pong COVID-19 na lumalabas, I don't think na pwede na po tayo magpakampante. Pero kapag nasa labas naman kayo na talagang maluwag yung space, hindi naman kayo nakikipang chika-chika na malapitan, okay lang yan, I think. Lalo na kasi nakakasagabal din yan sa paghinga natin kapag tayo naglalakad, hindi po ba? O kaya nagbabike. O kaya, para sa akin, okay yon. Yung kukunyari, nasa malawak kayong space, pagkatapos lalo na kung may activity kayong ginagawa, tumatakbo, naglalakad, nagbabike, any sports activities that you do, okay lang, walang mask kasi nakaka-apekto rin po yan sa inyong paghinga, may hirapan po kayo. Okay, anyway, ito pa, si Sheila Arbuas, Nax, may kamukha pala kayong Indian, Miss Maru. Nasayo ako ng Indian dance, yung parang trending ngayon, ganon. Anyway, okay, sabi niya, kayo lang po ang alam ko na Indian na super puti. Siguro kasi meron na ako ibang genes na kinuhanan po ng pagkaputi ko. Kasi yun namang nanay ko, ang kanila pong lahi naman is Spanish. So doon siguro kami nakakuha ng ganitong kulay. Kaya ganito po ang aming kulay ng mata at saka ng balat. At kaya lang, mukhang ang nakuha kong liit, liit din ng mga Spanish. May mga Spanish pala na mga maliliit eh. Yung lolo ko, gano'n, napakaliit po niya. So, yun ang nakuha ko, sayang. Hindi ako nakakuha ng tangkad ng mga Spanish. Si Carmelita Pagulong, thank you, ma'am. Maru, kakaiba. Oo, talagang kakaiba yun. Yung ating natuklasan na yun dito sa internet. No? Ito po ay ulat ng Cell na Journal Reports. Bagong na-discover po yan ng mga siyentista. So hanapin nyo na yung kamukha nyo sa FB. So kapag natag kayo na hindi naman kayo yung tao na yun, aba, medyo tingnan-tingnan nyo na ang kanyang background na baka mamaya ito pala ay malayong-malayong yung
kamag-anak, kapamilya nyo pala yan, ka-genes nyo. Okay. O, so ito yung isa pa nga balita natin, na ito naman daw ang sekreto sa mahabang buhay. Totoo ba ito? Ang rapamycin, nakilala din po bilang sirolimus, ay isang immunosuppressant drug na inaprubahan po ng Food and Drug Administration noong 1999. Ito pong rapamycin ay ginagamit po talaga para sa cancer, sa ilang mga problema ng cancer, at gayon din ginagamit din po ito bilang pang-suppress ng immune system. Lalo na kung nilalabanan ng immune system yung sarili niya, yung sariling immune system. So, ang rapamycin ay potent din pong anti-tumor para wag po lumaki yung mga tumor na pwede maging cancer. Pero ngayon natin natagpuan po nila na itong na life expectancy raw po o yung haba ng buhay ng isang tao ay napapahaba itong drug na itong rapamycin. Kasi pinag-aralan nila yung mga daga. Tapos at saka mga model organisms, mga 10 taon din po nilang pinag-aralan. At doon sa recent study na iniimbestigahan po, ay natagpuan nila na merong lifelong anti-aging impact. Hindi raw nakakapagpatanda itong rapamycin, pero at iilan lamang yung kanyang mga side effects. Ang ating life expectancy ay talaga naman pong humahaba habang tumatagal ang panahon. Kasi yung nagpapatingin na tayo kagad, di ba? Kapag may sakit po tayo, tapos makabago yung mga medisina, makabago po yung mga equipment na ginagamit sa atin para maisalba tayo sa mga karamdaman. So talagang mahaba na rin ang buhay natin kung tutuusin. Pero ito raw pong na-discovery nila na silbin kung gamot na ito na hindi lang anti-cancer, hindi lang immunosuppressive o immunosuppressant, ay nakakahaba rin pala ng buhay. At saka, ito, kung kunyari ay meron pa yung sakit, ay mas maiiwasan na mag-progress sa inyong sakit. So, totoo nga ba itong rapamycin isang potential anti-aging drug? Ito po ang pinag-aaralan po ngayon, no? Sabing ganoon na sa ebidensya, maaari daw pong mahadlangan ni rapamycin yung aging process. Ito po ay inilabas nila sa Journal na Cell Cycle noong 2006 pa lang ni Dr. Mikhail Blagoskloni, isa pong researcher on aging sa Roswell Park Comprehensive Cancer Center sa Buffalo, New York. Ang hypothesis po niyang yan ay nakumpirma ng isa pang pag-aaral na isinagawa po ng mga researchers sa Novartis at sa Stanford University na pinublish naman po nila noong 2014 sa Science Translational Medicine. So, itong pagpapa-dosage na lang ng rapamycin ang pinag-uusapan po ngayon. At ito po ba ay pwede na ibigay sa kahit kaninong tao? Ang ginawa po nila doon sa study, yung pong isang young adult Drosophila, isa pong type po ito ng fruit fly na ginamit bilang genetic model organism, ay binigyan po ng rapamycin sa loob ng 2 linggo. Ang gamot na ito ay nakaprotekta doon sa mga fruit flies na yon para mahadlangan yung age-related changes na natagpuan doon sa kanilang intestine at napahaba pa ang kanilang buhay. So sa atin, sa mga tao, ano ba yung mga age-related changes sa atin? Yung nakaka-wrinkles tayo, di ba? O kaya nabibingi, o kaya memory loss, di ba? Yung nagiging makakalimutin tayo. O kaya vision, di ba? Yung kapag sumapit ka ng 40, hindi ka na makabasa na, unti-unti na yan. Tapos hanggang sa tuluyan ng lumalabo ang mata mo, kapag ikaw'y tumatanda, kaya na nangailangan ng salamin. So tinitingnan po nila na baka ang maging epekto nito sa tao, kasi nangyari sa fruit fly, na yung intestines niya hindi nag-age, tapos pumaba yung buhay niya. Tapos ibinigay raw po sa mga dagarin for 3 months, starting at 3 months of age, equivalent to early adulthood para sa mga tao, at nakita nila may improvement din doon pa rin, doon sa kanilang tiyan, nung sila ay tumatanda na. Natagpuan din po nila yung epekto ng gamot na ito ay maaaring ma-detect 6 months kahit na ito nagtapos na ng treatment, yung mga daga. So, this is very exciting, ano? Lalo na para sa ating mga tao na ayaw natin kasi na hindi lang yung wrinkles, no? Hindi lang yan ang ayaw natin sa pagtanda. Ang ayaw natin yung kauang physical deterioration.
yung ating tuhod, sumasakit, di ba? Kasi nagkikis-kisa na mga buto, nauubos na yung ating laman o yung collagen dun sa ating buto kapag tayo nag-age. Hindi rin maiwasan na kapag kayo ay tumatanda, mga babae, pumawala ng buwan ng dalaw. At pag nawala ng buwan ng dalaw, wala ka ng estrogen, ayan na, yung skin mo, nagiging dry. Pati yung pang-ibaba mo, nagiging dry. At saka, nagiging mainitin ang ulo mo at palagi kang naiinis at naiinitan. So, ito ang mga maaaring mapabagal o mahadlangan kapag tayo po ay kung talagang magiging mahusay yung mga susunod na pagsisiyasat tungkol dito sa rapamycin. So, ayan. Kailangan lamang malaman ng mga siyentista kung talagang ito ay magiging effective din sa tao. Kasi pati po ang dementia ay baka masolusyonan, no? Hindi ka agad magkakaroon ng memory loss o pagkawala ng memorya ang mga matatanda, hindi rin magiging makakalumutin agad. Okay? So, yan ay ating aabangan. Titingnan po natin kung ano ang magiging susunod na balita tungkol po dito sa rapamycin. Okay? Anyway, so, yan po ang ating latest na balita at isa pa na ating pong ibabalita po sa inyo. Yung kung kayo po ay nagbubuntis, kailangan talaga iniwasan po natin ang stress. Kasi yung mga baby raw po na ang nanay nila ay nahaharap sa pabago-bago at saka mataas na stress levels. Yung naiinis sila dahil sa kanilang kondisyon o kaya baka may pag-aaway sila palagi ng kanilang mister o kaya ng kanyang mga magulang. Yan daw po ay nakaka-apekto sa inyong dinadala. Babies with mothers who faced changing stress levels during pregnancy are predisposed to feeling frequent negative emotions. Katulad ng nagiging matatakotin, laging para ang feeling niya ay malungkot siya o kaya ay helpless o kaya ay parang palagi siya may problema. Yun daw ang nagiging emosyon ng isang bata kapag ang kanyang nanay nung ipinagbubuntis siya ay palaging merong kinatatakutan o kaya merong kinagagalitan o kaya ay talagang hindi maganda yung kondisyon niya ng kanyang environment habang siya po ay nagbubuntis. Kaya nga, di ba sinasabi palagi yan, kapag buntis daw, ay pabayaan nyo lang siya na mag-rest, kailangan palagi lang siya na yung happy siya palagi. No? Yung mga nasa paligid niya, ay hindi siya kukulitin. Kaso, pwede ba yun dito sa atin? Lalo na, mga buntis, nagtatrabaho pa rin, di ba? Yung stress pa lang ng pagsakay-sakay, ng sasakyan eh. Malaking factor na yan para makagalit sa isang nagbubuntis at saka matatakot din siya dun sa kanyang sarili at saka sa kanyang pagsakay-sakay kasi inisip niya, anak mo, mahulog ako. So, yun lang ang problema. Sa atin, parang imposible yata na ang nanay ay patatahimikin mo dun sa bahay at pagkatapos eh, bahala na yung papakinggan lang niya ang mga musika araw-araw, kakain lang siya ng mga gusto niya, magpabasa-basa lang siya, magpe-Facebook lang siya, yung Facebook ka nangaka-stress din yun eh. So, hindi natin ma-afford yun. Dito sa Pilipinas, lalo na kailangan kumayod both of the parents, di ba? Hindi lang yung tatay kumakayod, pati si nanay kumakayod, tapos yun nga, buntis na si nanay, manganganak na lang, kumakayod pa rin. Ay, ganyan po ako. Ako ay 9 months pregnant na. Hindi pa rin ako tumitigil sa kakatrabaho. Kasi nga, hindi ko maiwanan yung aking trabaho. Assistant News Director na ako noong time na yon. Tapos parang ang feeling ko noon eh, kapag iniwanan ko yung desk, eh parang magpo-fall apart lahat. Kasi ako lang yung nakaske. Ako lang yung nandoon kapag hapon eh, hanggang gabi. So, dahil sa aking intensity ng passion ng sa aking trabaho, palagi may stress nga ako noon lagi. At galit na galit ako noon kapag yung mga reporters namin hindi tama, yung pagkakabigkas ng mga salita nila.
O kaya hindi nila na ito-turn in yung kanilang balita on time. Parang very strict ako nung time na yun. Siguro, baka yun din yung ugali ng aking anak at natatranslate sa akin. Baka hindi naman yung stress ang nagiging dahilan ng kanyang negative emotions. Pero hindi rin natin malaman, sabi sa study eh. Yung stress daw po ang dahilan ng negative emotions ng bata. So anyway, nung nanganak ako, parang the night before mga anak ako, nagtatrabaho pa ako noon, maglakad pa ako ng napakahaba at namalengke pa ako. Ganun ako OC. Ayan, tuloy yung aking anak. OC rin, lumabas. Anyway, sabi ni Sheila Arbues, I will still wear a mask outside. Paano kung may makasalubong ako at ang lapit niya, wala siyang mask. Sige, oo, nasa atin yan. Kung ano ang mas makakapagbigay ng comfort sa atin. Dahil voluntary naman ito. Itong non-mask wearing. Pero ang sabi po ng IATF, okay na. Kahit wala kayong mask. Okay? Diyon nag-guba ikaw. Gusto mo? Wala ka ng mask pag nasa labas? Okay. Maraming salamat sa ating mga kasamahan dito sa DWIZ. Sina June at Guba, ang ating mga taga-sulat. Oy, lalo na pag Preggy Marabali, ha? Pakinggan mo yon. No stress. At saka mag-mask ka pa rin siguro. Lalo na kung malapit ang ibang tao sa iyo. Kasi syempre pregnant ka. Si Rashid Locsin, kasama rin natin. Sa social media natin, si Kim Gomez. At saka ang CA natin, si Micah Cervantes. Maraming salamat. Salamat po mga kaibigan sa inyong panonood at pakikinig ng Radyo Klinika sa DWIZ. May Facebook page tayo, Radyo Klinika, at sa YouTube, Maru Pahati Soines. Susunod na po si Ms. Ruth Abao. Ako naman babalik 1 to 2 p.m. tomorrow sa In the Heart of Business at 7 to 8 p.m. muli para sa Radyo Klinika. Bye! Tapos na po muna pansamantala ang programang Radyo Klinika sa DWIZ na naihatid bilang serbisyong publiko hanggang sa susunod. Tayo po muling magkarinigan sa programang Radyo Klinika sa DWIZ.